Pwede ba makita yung vlogger? Oops, dali lang. Baka wrong scent. Yan ba talaga? Baka mali kayo. Siyang tuna. Ah, siya. Okay, yan yung picture nung girl. Kala ko nung nagkamali yung pagsalang ng litrato. Nagulat nga ako. Kuinidal sa ginto. Talagang litong-lito na tayo. Nanay Dali. Hello po. Okay, 17 years old po yung anak nyo. Tinanan po. Kinuha po nitong vlogger. Yes po, vlogger. Sir Happy. Okay. Nakausap niyo na po anak nyo? Actually po, umalis po siya ng bahay noong August 2. Hindi na po kami nag-usap. Nakablock na po siya sa akin sa Facebook, saka even daw sa tawag po. Kasi yung lola naman po niya nakakausap niya. Ito bang pagsama ni Antoinette kay Kim, sa pilitan ba ito o kusang sumamang inyong anak? Sir Happy, kasi po noong August 2, noong August 1 po, nag-aaway na po kasi kami sa chat. Tugunin niya na raw po yung gamit niya. And then, hindi ko alam, noong August 2, pumunta siya sa bahay na, which is kaalis ko lang ng bahay, bigla niyang kinuha yung mga gamit niya. Kasama niya si Wamos Cruz. Noong time na yon, umalis na po kasi ako eh, nasa tindahan po ako. Noong time po na yun, noong nalaman ko na doon si Antoinette Gale, dali-dali po ako umuwi ng bahay. Hindi ko po sila naabutan hanggang sa pa, ano na po, sa Station 10, nagpa-blatter na po ako. Nagano'n po ang ginawa ni Antoinette kasama po si Wamos. Alam mo ba ni Wamos na minor de edad pa po yung inyong anak? Alam niya yon? Sinabi ko po naman po sa kanya na minor de edad pa po yung anak ko. Alam niya po yun, sir. Wala po siyang nire-react. Okay. Alam niyo po kung saan sila nakatira? Hindi ko nga po alam, sir. Eh. Yun nga po, isa pa po yun, masakit sa akin. Hindi ko alam. Noong time na yung August 2, napunta ako ng Police Station 10, hindi ko po talaga alam kung saan sila hahanapin, hahabulin. Tapos, noong nakapikuso sila ng August 2, ng gabi na po yun, mga 7, pag-uwi ko po ng bahay ulit. Okay, so, gusto niyo pong bumalik itong bata sa inyo, itong anak niyo, kumalas muna kay Kim at bumalik sa inyo? Opo, gusto ko po bumalik po yung anak ko talaga. Paano ma'am kung ayaw na ng bata sa inyo? Meron na po, nandiyan naman po yung lola. Pwede na po sa family namin. Okay. Ito bang vlogger, may bisyo ba ito? Meron bang ginagawang illegal kung bisyo ang pag-uusapan sa pagkakalam nyo? Hindi ko po kasi alam, Sir Rafi, pero ang alam ko, may mga vlogger din siya na babae na sinasamantala niya rin po. Meron pong lumapit sa akin na vlogger na babae. Ganun din po ang ginawa. Sinilaw sa mga material na bagay. Tapos pinapatulog sa kanila. Doon sila nagkukulab sa bahay nila. Ganun po ginagawa. Okay. Sabi niyo po lumapit kayo sa polis. Nagpa-blatter. Anong po sabi ng mga polis? Noong time po kasi na yon, hinihintay ko po yung ano ni Antoinette. Nakausap po namin siya. Parang ano lang po. Naka-ano lang po sa cellphone. Parang ayaw po pumunta sa Station 10. Kasi parang hindi sila naniniwala na sa Station 10 po ako noong time na yun. Opo. Tapos no, nung gabi na, doon lang po sila nakipag-usap pero nakapag ano na po ako sa Station 10. Okay, nakapag-report lang po ako sa investigador. Opo. Excuse me, Mama. Attorney Garrett Tung lang, AXIS Party List. Magandang hapon, Attorney Garrett. Yes, sir. Yes, sir, Raffy. Okay. Itong anak ni nanay, 17 years old, nagtanan sa isang 24 years old na isang vlogger. Pwede bang kasuhan itong vlogger? Pwede ba tayo magpalagay ng All Points Bulletin na para hanapin itong bata at kapag nakita, isumbong sa polis at sunduin itong bata? Yes, sir. Dahil first of all, meron tayo ditong kaso ng child abuse, if I may opinion. Kasi dito, 17 years old po ang karelasyon na nirereklamo natin today, which is below our age of consent sa Pilipinas na 18. Mm-hmm. So dito, continuing po yung crime na binabahay niya itong bata na to. Hindi po nagmamatter na walang sapilitan dito. The fact is, kaya nga po natin siya tinatawag age of consent. Kapag hindi ka pa 18, the state and your parents will decide for you. Okay, kahit na yung bata mismo ang pumunta doon sa bahay nitong si vlogger? Yes, sir. Pasok pa rin yan. Pasok pa rin yan sa child abuse, sir Rafi. Dahil yung consent naman, yung sapilitang pagkuha, that refers to another crime, which is abduction. Hindi naman po yun yung chinacharge natin right now. Ang chinacharge po natin is yung child abuse or the mere fact na binabahay mo ang isang minor de edad. Tama. So dapat ang ginawa nitong si Wamos, alam niya minor de edad, sana, oy, sandali lang, hindi tayo pwede magsama, hintay mo hanggang maging 18 ka, pwede na tayo magsama. Ganun dapat ginawa niya, tinawagin yung nanay o pulis o barangay para sunduin yung bata. Diba? Ganun dapat. Marami naman pong paraan para pigilan yung isang bata no, na bumahay sa'yo. I mean, hindi naman siya sapilitang pumasok, hindi naman nag-trespass yung babae papasok ng bahay mo. You can always exclude from your house. Instead na magganito pa, matrouble pa, sir. Okay, child abuse yun. Sige. Yes, sir. Attorney Garrett Tung lang, AXIS Party List. Magandang hapon. Okay, no, ma'am Dali, sa pagkakalam nyo, saan po nakatira itong si Wamos? Sabi po na pamangking ko, nung time na dinala rin daw po sila dyan, sa Antipolo daw po yun eh. Antipolo, okay. Tawagan nyo ngayon Antipolo PD, ano, Odette, para i-flash natin to at pagbigay alam natin sa ating mga kapulisan. Patingin ng picture nilang magjowa. Ayun na, kanina yung picture. Ayun na pala si Antoinette. Antoinette! Hello po, Sir Prappy. Apo, nasa kabilang linya, mama mo.
Okay po, apo. Bumalik ka na para hindi makasuhan ng child abuse yung boyfriend mo. Ganito po kasi yan. Bago po kami maghiwalay, nag-usap po muna talaga kami nila mami, ni Wamos, kung okay ba na kay Wamos muna ako. Tapos ang sabi po nila, okay daw po, ganyan-ganyan. Pero nakalipas na po na ilang 1 month na, na nakita po nila yung daddy ko sa KMJS na in-interview na suporta sa amin, dun po sila gumawa ng action. Ang pinagtataka ko lang po, bakit po simula nung una pa lang na hindi po pala sila suporta sa amin, dapat tinigil na po nila nung una pa lang. Ah, so nagpaalam ka sa mama mo tapos pinayagan ka? Opo, pumayag po talaga sila. Okay po talaga kami bago kami maghiwalay. Pumupunta po kami sa mall, nagsisimba kami, okay na okay po talaga kami. Nung bandang mga 1 month na po, na nakita nila na kay MJS kami, kasama yung daddy ko, na sumusuporta sa amin, doon po sila nagalit. Okay, so merong parent consent. Consent ng both parents. Alam po talaga nila na kami ni Wamos. And isa pa po kung bakit ayaw kong umuwi, dahil ayaw ko talaga sabihin sa video to, ayaw ko po ipaglabas sa media namin. No, pala siya po ako ng asawa niya. Oo. Ilang years po kung inisim yun. Ilang years po ako sa trauma doon. At ayaw ko rin po. Teka muna, ba't po sinabi ang asawa niya? Stepfather mo o biological father mo? Stepfather ko po. Nay. Every time po na namalayas ako, ayun po yung dahilan. And every time din po na namalayas ako na pinagawintay niya po ako ng mga kapatid ko. Pinubugbog niya po ako pag late ako nakaka-uwi. Antoinette, huwag ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik kung gano'n, kung totoo yung sinasabi mo. Attorney Garrett. Yes, sir. Yes. Okay, ito galing sa bata mismo na nagpaalam siya sa kanyang nanay at sumama kay Wamos at pumayag si nanay, pero na makita na agree na agree si tatay na banggit yung tungkol pagsama ni girl dito sa bata kay Wamos sa KMJS, nagalito si nanay kaya nagsusumbong sa atin. May permiso daw? Kung may permission, Sir Rafi, at may parental consent na malinaw, then wala nga tayong case for child abuse dito dahil hinahayaan nila. However, I would argue against that pa rin kasi ngayon, terminated na yung consent. Kasi that consent can be taken away naman at any time. Terminated na kasi nagsumbong na si nanay. Yes, Sir Rafi. Kasi kung sinabi na ng nanay na umuwi ka na, then dapat umuwi na yung child. Pero at the time na may permission, we can't charge for that. Okay. Very clear. Nay. Papa. Totoo ba may consent sa iyo na nagpaalam pala sa iyo? Sir Rafi, noong August 2 po, napunta ako ng police station. August 2 po ng tanghali. Bumalik po sila na bahay sa August 2 na gabi na po. Which is nakapag ano na po ako sa police station. Siyempre, kinausap po nila ako, nasa bahay kami, kami-kami lang. Siyempre, parang matapos na lang po kasi gabi na, gusto ko na magpahinga. Nagsabi po si Lewamus na sila na daw po. Pero Nay, ang tanong ko, totoo ba, alam mo ba ito, minumulest siya ng asawa mo, itong anak mo? Alam mo ba yun? Kasi hindi naman po magtatagal sa amin yan kung ganyang ginawa talaga sa kanya. Kasi may testigo po ako. Andito ang mama ko. Talagang hindi naman matagal po siya nakatira. Kapag gawa-gawa na lang po nila yan eh. Gawa-gawa na lang po din nila yan, sir. Okay, Antoinette. Mami, ito po tatanggol po po yung asawa mo. Alam mo, Antoinette. Ikaw po tatanggol mo yung siwa mo, sir. Ito na nga yun eh. Ito na yung media. Kaya gusto ko na rin itiwalat kasi parang sinasakal niyo ko eh. Kung tinatakot mo ako, dawin huwag ako magsubong kasi ganyan ang ginawa sa'yo. Alam mo, Atulet, matagal ka na nakatira sa bahay. Matagal na tayo kakasama ni Daddy. Na, which ano ba tagal, Mami? Lagi ako na malayas kasi sa mga ginawa sa'yo araw pa. Mami. Walang nangyaring aksyon. Hindi kayo na gano'n. Hindi ko na makakapiyan yung asawa ko ngayon eh. Kung gano'n talaga ano, wala yung nangyaring na aksyon? Dahil walang nangyaring na aksyon, iniisip mo namin yung kalagayan mo kasi naasawa mo yan. Kaya nga nahihirapan ako ilabas sa media yung side ko. Antoinette, okay, susunduin ka dyan ng MSWD o DSWD para gagawan ka ng assessment. Kung totoo yung mga sumbong mo, then ako mismo magsasabi, huwag ka nang bumalik sa nanay mo bagkus pumunta ka sa isang kamag-anak, pwedeng sa lola mo. Wait lang po, Sir Rafi. Kasi po ngayon po, ang kasama ko po yung guardian mo and then yung daddy ko po. Daddy mo? Biological father mo o yung stepfather? Opo. Yung biological father? Daddy ko po, opo. Okay, kung ganon, okay lang, nandiyan ka pala sa biological father mo. Sabi po nung anak ninyo, si Antoinette, minumulest siya daw po siya ng kanyang stepfather, yung meaning yung inyong pong kinakasama ata ngayon. Opo. May alam po ba kayo tungkol doon? Times na minumulest siya, parang hindi po talaga minumulest siya yung nangyari. Kasi wala akong reklamo nangyari, which is parang gawa na lang din po nung yung parang, kasi lahat naman kami nasa bahay, wala naman po nangyari. Molest siya, which is hindi naman po kami nagdemandahan. Kasi hindi ko naman po, kung totoo naman talaga po yung rapi na hindi ko naman po yung anak ko eh.
Pero ma'am, may nakarating sa inyong sumbong either sa anak niyo mismo o sa kapatid nitong anak ninyo na sinasabing si Antoinette ay minumolestya ng stepfather. Okay. Ano pong sabi ng lola? Ma, ano ba sabi sa'yo nung time na yon? Ni Antoinette, yung minamolesta? Wala naman talaga po sa rapi. Pero ano pong sumbong ni Antoinette sa lola? Wala naman po sa rapi talaga yung sumbong sa amin, yung minamolesta. Hindi, kaya nga po, ma'am, sorry ah, kung naging makulit ako. Very particular ako dun sa pagkamolesta sa bata. Kung hindi totoo, di mabuti. Gusto ko lang po imbestigahan talaga. So, nabanggit nyo na po na meron siyang naikwento sa lola niya, itong si Antoinette, tungkol sa molesta. Ano po yung naikwento niya sa kanyang lola? Kaya nga, Nay, ano po yung naikwento niya sa lola? Nandiyan pa si lola? Nandito po si lola. Okay. Sige po, si lola. Kausapin ko. Lola. Good afternoon po. Lola, ano po yung naikwento sa inyo ni Antoinette? Eh, si Antoinette po, wala naman po naikwento sa akin. Kasi ang tagal po namin din nagsama. Ang tagal po siya tumira sa nanay niya. Kasi po nasabi kanina ng anak nyo, ni Nanay Dali, na meron daw naikwento sa inyo itong si Antoinette. At meron kayo nakwento kay nanay na nanggaling kay Antoinette. Okay. Walang nasabi sa inyo si Antoinette. Saan po nanggaling yung salitang molestya? Kasi mahaba pong kwento yan. Kasi yung kasama-kasama niya pong kapatid niyang, which is ano, yung bakla po. Okay. Intimata yung guardian niya, mentor niya, manager niya. Ayan po ang natuturo po kay Antoinette. Bakit may manager si Antoinette? Lola, nasaan na po yung stepbrother, yung half-brother? Nasaan na? Kasama po ni Antoinette. Ngayon? Opo, yun po ang tumata yung pinaka-ano niya. Manager? Nagtuturo-turo po dyan. Narapin si Ramos po, wala naman po kasi siyang ano dito kasi family matter. Okay, sige. Pero di ba meron kang half-brother na kasama-sama mo ngayon? Yung half-brother ko po ngayon, siya po yung nagiging ano, guardian po sa akin ngayon. Hindi ko nga po alam kung bakit galit na galit po sila dito sa kapatid ko. Kasi siya nga po yung may alam, siya po yung nakakita ng full time na minulest siya ko ng stepfather ko. Okay. Antoinette, kasama mo ngayon papa mo. Pwede makausap papa mo? Wala po siya ngayon dito. Pumunta po ako ngayon kay Wamos, pero kay daddy po talaga ako umuwi. Kaya daddy ka umuwi, pwede ba namin tawagan si daddy mo? Kasi ikaw ay 17 years old na, so kung ikaw ay nasa biological father mo at merong consent si biological father mo sa pagsasama mo kay Wamos, I think walang problema doon. Kasi hindi ka naman na below 7 years old. May karapatan ka na mamili kung kanino mo gustong pumunta, sa papa mo ba o sa mama mo. Okay. So, kung ikaw papipiliin, kanino mo gustong tumira, sa papa mo, sa mama mo? Hindi ko po. Okay. Kasi sir, Rapi, ang hirap po kasi dali ng trauma. Sige, usap ka ng lola mo. Kausapin ka lang ng lola mo, Antoinette. Hello, ma'am. Antoinette, anong ginagawa mo naman? Pati ka. Kayo yung anong ginagawa nyo, ma'am. Kaya nga, sabi ko makikipag-usap ako sa inyo, pero ganito yung ginawa nyo. Kaya nga, ayaw ko magsalita eh. Tahimik na lang ang buhay natin. Hindi nasama namin kayo. Tahimik naman talaga ka. Ma, kayo yung nagpo-post sa social media. Kayo yung nagpo-post. Pinipigilan ko yung sarili ko manasabihin ko sa media. Pero anong ginawa niyo? Trinigger niyo ako manasabihin ko. Kumahal pa naman yung taong lalaki na yan. Wala naman kami kontra sa iyo eh. Yun lang, magpakita ka, makipag-usap ka sa mami mo. At sa Islami, Mama, ilang beses ko sinabi sa inyo kanina sa call na tumatawag ako kay mami. Ilang beses ako nakikipag-usap sa inyo. Pero yung usapan namin, walang nangyayari. Sandali lang po ha, Lola. Ito na yung magsusolve sa problema. Attorney Garrett. Yes, sir. Yes, sir. Okay, itong si Antoinette pala, meron pa siyang biological father. Now, yung biological father niya, merong consent na magsasama itong si Antoinette
kay Wamo. Ngayon, take note na hindi to below 7 years old na si Antoinette. Sabi ko, kasi nung mas gusto mo sa papa po, sa mama mo, kay papa raw. Although si Antoinette ay nakatirak sa papa niya ngayon, pero paminsan-minsan ay pupunta siya kay Wamo para gumawa ng video. So, si father may consent. Si mother walang consent. Pero ang gusto ni Antoinette ay si father. Biological father, which means hindi po married, no, Sir Raffi, ang kanyang mother and father. Kakasal ba yung mama, papa mo? Hindi po. Ah, hindi rin sila kasal? Hindi. Okay. So, sa ganyang cases, Sir Raffi, again, ang sole custody ng bata or any person below 18 years old is nasa mother. Kahit gusto niyang tumira sa father niya, she is old and kailangan niya ipakita first kasi na mas mapapabuti ang kanyang pagpapalaki with her father. Eh dito wala yun. I would always defer dun sa batas, sa presumption na ang parental custody and parental authority belongs to the mother. Okay. So dapat makipag-ayos talaga itong si Antoinette sa kanyang mother? Yes, sir. Okay, sige, malinaw. Dahil kapag hindi, may kaso pa rin talaga itong si Wamo. Meron pa rin si Raffi kasi yun nga, yung isang parent is objecting against it. Hindi naman pwedeng i-override yun ng isang parent lang. No? I would still say na delikado pa rin siya for child abuse dito. Okay, sige. Sige, salamat, Tony Gare. Raffi, paano naman po kung papanigan yung side ni Mami? At paano naman po ako yung din sa part ni Minolesta? Okay. Attorney Garrett, meron kasing allegation itong si Antoinette kaya ayaw umuwi na sa kanya mama dahil nandun yung stepfather niya na minolestya daw siya. Kaya nga advice ko, Attorney Garrett, kung tama to, ano sabi ko, wag na muna siya umuwi dun sa mama niya, ipa-evaluate na natin, pa-assess natin sa mga social worker kung totoo itong sumbong niya at depende sa investigasyon ng DSWD, doon tayo magdedesisyon kung ano narapat para sa bata. Yes sir, but there's nothing stopping yung babae naman dito from filing a case against the stepfather. Ang problem kasi she's solving a crime by doing another crime, which is child abuse niya with Wamos, which is wrong. No? May maling ginagawa si Wamos, may mali rin ginagawa yung stepfather niya, then let's file cases against. Parang ibig sabihin, kung talagang totoo na minumulis siya lang stepfather, then pa-evaluate muna natin sa mga social worker kung totoo yung sumong. Dahil kung totoo, halimbawa totoo, then wag muna siya umuwi sa kanyang mama dahil nandun si stepfather. Tama. And then let the DSWD make that assessment and then they come up with the decision base sa kanilang investigasyon kung saan narapat ang bata. Tama? Assessment? Tama. Okay. Ganito na pagkagawin natin. Ganito po may settle to, no? Nanay at Antoinette. Papapunta ako, Antoinette, ng social worker dyan sa iyo para investigahan ka, para gawin ka ng assessment. Okay sa iyo? Okay. Sige. Ano itong gagawin ng assessment? May pupunta dyan ng social worker para interviewin ka, tapos interviewin din si mama mo. Pareho kayo interviewin para magkaalamanan kung ano talagang tunay sitwasyon. Hindi, Antoinette, para sa kapakanan mo rin to, kasi para malaman ng mga social worker kung talagang totoong namolestya ka, number one yun. Number two, kung hindi naman at tama yung sinasabi ng mami mo, ay dapat bumalik ka sa mami mo. At yung tiwamos na yan, makakasunan siya labios. Tama ba ako, Tony Garrett? Yes, Sir Raffi. Oh. Oh, sige. Antoinette, off-air, ibigay mo sa amin yung address mo para papuntahan ka namin dyan ng mga social worker para interviewin ka. Sir Raffi, wait lang po. May gusto lang po ako linawin. Ano yung gusto mo linawin? Ano po ba yung kinaso po nila kay Robin? Child abuse po? Child abuse ang kaso. And paano po nila sasabihin child abuse? Eh, kasama ko nga po yung kapatid ko. Maski na, sinabi ni Antoinette Garrett na child abuse dahil wala ka pa sa tamang edad, wala ka pa 18, kaya yung pagsama mo dito kay Wamos, makakasuhan siya ng child abuse case. Kaya nga, ito na, Antoinette, para mapaiksi tayo, pupunta dyan yung mga taga-social worker, DSWD, gagawa ka ng assessment, okay? At magkalaman ang basta resulta. Sir, may pwede po kumakiusap sa inyo? Sige po, Lola. Lola, alam na alam po ng mga taga-DSWD kung ano yung narapat nilang gawin. Sige po, magkaalamanan. For the meantime, Lola, steady muna tayo. Mabilisan to. By tomorrow, nandiyan na po yung DSWD sa bahay ninyo at sa bahay po ni Wamos. At kakausapin sila. Susunduin itong si Antoinette at kakausapin. Minus do yung stepbrother. Lola, pupuntahan po namin si Antoinette. Papuntahan namin sa social worker, okay? Salamat po, Sir Raffi. Salamat po, Lola. Thank you. Attorney Garrett. Yes, sir. Okay. So, okay yon. Papuntahin natin ang social worker. Kapag hindi, pwede yung sinuling o nagsabi ng totoo, may kaso pa rin na child abuse itong si Wamos. Tama? Meron si Raffi doon kasi rinitain niya pa rin yung custody ng bata sa kanya. Eh wala naman siyang parental custody. Wala man lang substitute parental custody ito.
So dapat pinauwi niya na lang yung batang kasama niya. Exactly. So, clear lang. Whether totoo ang sumbong o hindi ni Antoinette, Aminuleche, etc. Kung ano pa man yung estado niya ngayon sa kanyang biological father, meron pa rin child abuse case itong si Wamo. Wala siyang lusot. Wala pa rin, Sir Rafi. Actually, kahit pauwi niya na ngayon, the fact na nag-stay na dyan, meron na po yun. Hindi po ito makukure na bigla niya magpapauwi. Ayun. Maliwanag, maliwanag. Salamat, Tony Garrett Tung, si AS Party List. Thank you. Thank you. Salamat po, Nay. Thank you po, Sir Rafi. Pa- okay. Ang gagawin natin dito, Ranette, agad-agad tawagan natin yung mga taga DSWD. Tomorrow, gusto ko first thing, pupunta na doon sa kinaroonan ni Wamos at saka ni Antoinette. Sunduin si Antoinette, dalhin doon sa DSWD office at doon gagawin yung assessment interview minus yung stepbrother. And then magpapadala din tayo ng social worker, DSWD, doon sa biological mother para sa bahay ng biological mother para mag-interview. Pero interview kay Antoinette, dapat sa DSWD office, ipu-pull out na siya kay Wamos. And then itong si Wamos, kakasuhan na natin. Kasi kahit anong magiging resulta sa investigasyon, may kaso pa rin si Wamos. Child abuse. Yan lang muna tayo. Tingnan natin yung susunod na mangyari. Okay?